Yo, what's up mga pre, your boy Moto Jack. Welcome back na naman dito sa channel natin, no? For today's vlog mga pre, ko gagawa tayo ng moto vlogging setup. Kasi nung video ko nung pagbili ng helmet, yung nilagay kong mount dito, hindi dumikit. Muntik pa malaglag yung camera. So bali gagawa tayo ngayon ng mas secured. Pwede na! Bigyan ko lang ngayon ng konting idea about sa paggamit ko ng mga mount dito sa ano sa helmet natin, no? Ang pinakauna ko nagamit na mount ay yung telescene, yung may strap dito sa harapan. Pag ganun. Ang number one na problem ko doon kay telescene ay yung pagsara ng visor. Hindi na siya masasara ng buo kasi nga merong strap na nandito. So bali pag sinara mo siya, half lang, hindi mo siya masasara ng buo. Kaya may nakakapasok na wind noise. Isa pa pala yung hindi siya stable. Paano ko nasabi na hindi siya stable? Minsan, hindi nyo mapapansin, tumatabingi na pala yung camera nyo kasi parang may lumuluwag na. Sinasabi ko dito mga pre yung ano, no, version 1 na telescene. Yung version 2 hindi pa ako nakapag-try eh. Kaya yung version 1 muna yung bibigay ko sa inyo na idea. Tapos, nagkaroon na rin ako ng hunk. Ayan. Sa hunk, wala akong masasabi dyan. Kasi, napakakapit ng dikit niya. Kasi diba naka 3M na siya. At the same time, hulmang-hulma yung chin mount niya sa mismong helmet. Siguro, yung pinaka naging problema ko sa kanya, after 1 year na ginagamit ko siya, nawala na yung dikit niya, pero hindi siya nahulog. Hindi siya nahulog, nawawala na yung dikit niya. Paano ko nasabing nawawala yung dikit? Umaangat na siya ng konti. Pero hindi naman ganun kalala, no? Ngayon, wala pa kasing model si Hank na chin mount para dito kay MT helmet natin na Revenge 2. Kaya ngayon, gagamitin muna natin yung madikit na pandikit, no? Ano ba yung mga tools na kailangan natin? Ito. Yan! Hindi, joke lang. Ayusin natin. Ayan mga pre, ang kailangan natin. Siyempre, ang ating camera. Ang ginagamit kong camera, Hero 4 screwdriver. Tornilyo, mount niya, to. Ito yung mga extension niya. Yan. Gunting. Tapos combo cable. Napaka-helpful na itong combo cable na to. Tsaka to, yan. Ito, titingnan natin kung kakailanganin pa natin yung extra arm. Okay, start na tayo. Ayan, ang unang gagawin natin, kukunin natin tong mount natin na ilalagay dito kay MT helmet. Yan. Tabi muna natin itong mga gamit, ha? Yan. Kukunin natin yung mount na gagamitin kay MT helmet. Ako, lalagay ko siya dito sa mismong harapan. Yan. Ang gagamitin natin na pandikit dyan ay ito. Yan. Sugru. Color black. Dalawa gagamitin natin kasi medyo bitin yung isa. Lalagay ko na dyan sa description kanino ko nabili itong Sugru. Yan. Meron din sila sa Shopee. Lalagay ko na lang rin dyan sa description. Okay? Ngayon, buksan muna natin itong Sugru. Tapos, lagay natin siya dito. Okay? Sundan nyo lang dito yung pattern kung paano mo siyang gugupitin. Nga pala mga pre, no? Once na nahanginan na siya, kailangan, within 30 minutes, mamold mo na siya. Tapos, buksan din natin to isa. Gagawin natin, pagsasamahin natin tong dalawang Sugru. Para siyang ano, clay? Para siyang clay. Ah. Tapos natin. Dapat within 30 minutes ma-mold na natin siya kung sa anong size ang dapat nating gustong ilagay sa kanya. Iyan. Siguro mga 30 seconds mo siya gaganto-gantuhin para magsama talaga sila, no? Yan. Kailangan pala hindi mahaba kuko nyo kasi kakapit to sa kuko nyo. Okay, tapos bilugin na natin siya. Yan. Pag nabilog nyo na siya, kunin nyo na yung mount nyo. Tapos lagay nyo siya dito. Yan. Yan, tapos platin nyo lang. Yan. Hindi nyo pa naman kailangan na i-ano masyado. Kasi didikit pa natin to sa helmet eh. Okay, once na nalagay nyo na siya dyan, punas mo na kayo kamay. Punas mo na kamay. Kasi puti yung helmet natin eh. Baka madumihan. Yan. Lalagyan natin siya dito. Ganun lang kasimple gumamit ng Sugru. Nasaan nyo pala muna tong pagdidikitan para dumikit siya ng ayos. Once na nalinis nyo, nakakabit nyo na itong Sugru. Dapat gitna.
Tingin ko naman gitna na to. Tapos press nyo lang siya. Press nyo lang. Yan. Nadikit nyo na. Pagkatapos, yung mga excess sa gilid, tatanggalin natin sa pamamagitan ng gunting. Para malinis siya tignan. Ano sa taas? Meron pa dito sa taas. Sa gilid. Mga sobra, magagamit pa natin yan mamaya. Yan, ganun lang kasimple gumamit ng sugro mga pre. Kaya matatakot, huwag nyo madaliin. Kasi pag minadali nyo, baka lalo magkaleche-leche. 30 minutes naman ng working time niya, kaya gagawa nyo ng ayos yan. Tapos, pag nalagay nyo na, yung na-position nyo na, punasan nyo na yung gilid. Kasi medyo marmi. Pasensya na kayo, pinamumunas ko tong punda ng unan. Yan, tapos, hintayin nyo siya ng 24 hours bago nyo gamitin para mag-settle talaga yung dikit nung sugro. Hayaan muna natin siya 24 hours. Huwag natin siyang gagamitin or gagalawin para maging fix yung sugro na nilagay natin. No? Okay, hintayin natin ang 24 hours. Sa ngayon mga pre, papakita ko muna sa inyo yung gagamitin natin na ito. Isang J-hook. Yan, J-hook tawagin. Tapos itong isang arm. Lagay nyo siya dyan. Yan. Bakit kailangan natin ito, itong screw na to, bakit natin kailangan yan? Kasi, pag ginamit natin ito, itong mga to, sa lahat ng joints na ng ating arm, tingnan nyo, papakita ko sa inyo ano magiging itsura. Yan, ganyan magiging itsura nya. Diba, parang ang pangit tignan kung dalawang ganito ang gagamitin. So, bali ang gagamitin natin, ito lang. Ito lang. Huwag na natin ito gagamitin. Tapos, kuha tayo ng screw. Galing to sa hang chin mount ko. Ayan, galing yan doon. Stainless, hindi siya bakal. Ayan, kakabit natin. Sa ngayon, ito muna gagamitin natin no, na setup yung sugro. Waiting lang tayo sa hang chin mount. Para pag nilabas nila yung pang empty helmet na Revenge 2, kuha agad tayo niya. No? Ayan, nakabit na natin ang mga kailangan. Itong arm, tas itong J-hook. Once na matuyo na itong pinapatuyo natin na sugro, kakabit na natin ito. Tsaka natin siya isa-set up ng buo. Okay? Bukas balikan natin. Pero hintayin nyo na lang. Ito na yan. Woo! Yo, what's up mga pre? Ito, 24 hours na nung simula ng pinatuyo natin siya. Yan, tibay na yan, no? Oh? Tibay na yan, wala na yung kalog. Pakita ko sa inyo yung finish niya. Pupokus eh. Hindi kita, no? Pero maganda naman yung pagkaka-finish niya. Ayan, yan, yan, yan. Ganda naman. Tsaka madikit. Hindi siya basa-basa natatanggal. 24 hours na. Yan. Ngayon, kakabit na natin yung pinaka-camera na gagamitin natin, no? Ito. Yan. GoPro Hero 4. Kabit na natin siya. Kakabit natin siya pag ganito. Yan. Yan. Kabit natin, ha? Pak. Yan. Kabit na siya. Yan, ganyan ang setup natin, no? Diretso naman. Ayan, diretso. Tapos, yung sa mic naman, pinaikot ko lang siya dito. Pag ganun. Tapos, paikot ulit. Kasi medyo mahaba, eh. Tapos, sa mga empty helmets, meron talaga siya. Hindi ko alam, ha, kung lagayan talaga ng mic yon. Sa left pad niya kasi, dito, pag tinanggal, ah, tama ba? Gago! Dito pala, left pad. Pag tinanggal mo siya, meron siyang parang naka-pre-cut na. Parang gagawin mo, itutuloy mo yung pagkabutas. Pa-L yun eh, pag ganun na. Pre-cut. Di ko alam kung para dun talaga yon o ibig sabihin nun left pad, no? Pero ang ginawa ko, yung pinasok yung pinaka-mic. Tapos nilagyan ko siya ng dead cut. Yung pinantakip ko, dead cut. Yan. Ang ganda namin quality niya. Tapos, kakabit natin yung combo cable, no? Ang combo cable natin, dito natin kakabit. Luwagan lang muna natin ito saglit. Yan. Lagay mo yan, dyan, yan. Tapos dito. Ito pala mga pre, no? Kung mapapansin nyo, may butas na yan. Tapos, yung pinaka-GoPro ko, nilagyan ko siya ng tape.
Yan, nilagyan ko siya ng tape. Kasi nga pala, sa mga naka-GoPro dyan na gusto mag-motovlog, pag meron kayong mic, external mic, nakakasagap pa rin to ng audio. Kaya gagawin nyo, tatakpan nyo siya para nanggagaling lahat sa external mic yung pinaka-audio. No? Ayan, kabit na natin to combo cable. Yan. Tapos ito yung mic natin dito sa ilalim. Kabit natin dyan. Tapos ito, dyan mo lalagay, dyan mo ikakabit yung power bank. Yan, dyan mo siya ikakabit. Ayan, ganyan lang kasimple itong setup natin, no? GoPro, tapos chin mount na nakasugro. Yan, dito. Tapos combo cable as external mic. Yun lang. Ayan lang yung ginagamit ko na pang motovlog. Ayan, hanggang dito na lang itong video na to. Salamat sa mga nanood. Tsaka sana nakatulong ako sa inyo paano mag-setup ng motovlogging helmet, no? Ayan, hanggang dito na lang. Salamat sa lahat. Nagpapa-shoutout, okay? Let's go!